Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Mag-stopover kami dito sa masarap na merienda. No, itong inihaw na mais. Wow, na-miss ko na ito mga kabayan. Sino nakaka-relate dyan at sino naka-experience dyan? Sino yung taga-bundok dyan, taga-bukid dyan na may maisa noon? No, na pag nag-harvest ng mais, talagang pinag-aawayan pa yan. No, at masarap talaga ihawi niya mga kabayan. Kaya sabi ko, may nadaanan kami, no, balikan namin, may nadaanan kaming nag-ihaw ng mais, sabi ko balikan natin kasi ang sarap, nakakatakam yung kulay pa lang, ayan mga kabayan, Diyos ko, tara, makikigulo tayo ni nanay dyan sa kanyang masarap na maisan, inihaw na mais, tingnan natin kung ano, kung masarap ba talaga yung mais ni nanay, kasi may iba na walang lasa, pero yung iba matamis talaga, lalo na pag bagong pitas at bagong ihaw. Naku po, makakaubos ka talaga, makakarami ka talaga. Okay, tara, let's go. Hi nai, pwedeng bumili? Magkano po isa? 20? 25? Bagong luto? Bagong init? Bagong luto, bagong init. Walang bago yung May balat pa? Wala? Pwede pa bang bumili nanay na ako ang magluluto? Hindi. O sige. Kasi gusto ko ma-experience yung ano. Opo, yung sige po. Ah, ito po yung 25. Uh-huh. Yung tag 25 po. Bali 6. Ay ilan ba tayo? 5 pala, 5. Sige. Pero gusto ko ma-experience nanay na ako yung magluluto. Para sigurado na bagong luto. Ay, Diyos ko. Ayan, bagong ano, bago din ang uling, bagong lagay, bago lahat. Diba? Matamis po ba nanay? Anong pangalan niyo po? Rosita. Si Nanay Rosita, matamis po ba yung ano nanay? Yung mais niyo. Saan po galing yan? Sa Swal? Ay, dagupan pa. Ito namang 20. Iba ang kulay niya. Puti. Ito ba yung malakit po, Nanay Rosita? Ay, ayun. Ito po siya. Patingin po. Ito po yung ano. Ito, lagkitan po ito. Ito yung lagkitan, 25. Tapos, ito naman sweet corn ang tawag. Matamis din to. Pero tikman din natin itong puti at saka itong yelo, tamang-tama, meron pa dito, ayan. Sige, yung 6 na, bibilhin ko na to lahat yung natira na yelo. Tapos, try ko rin to isa para matikman ko yung sarap nito na ihawin. Kasi ganito, usually nilalaga, no, yung nabibili natin dyan na may parang may purple. Ngayon, hindi ko pa to natikman na inihaw. Ito, natikman ko na. Kasi ganito ang pananim namin noon . Ganito din kalalaki yung iba, malalaki pa nga dito. Nilalaga, iniihaw, masarap. So, natakam ako at naalala ko yung kabataan ko na mahilig ako sa ganyan. Kaya sabi ko, nanay, favor naman, bibili ako ng paninda mo, pero ako magluluto. O, di ba? Binili ko na yung paninda niya, ako pa nagluluto. At ako po magpaypay, nanay. Ang mahirap lang dito, yung... Ang mahirap dito yung magparingas. Katulad yan, pag marami yung bumibili. Ako na po, okay lang po. Okay lang. Kayo magbayad sa akin mamaya. Kasi ako na yung nagluluto, kayo magbayad. Ayan. So, ayan, mahirap lang talaga. Yung iba naman ito, ang gamit na ang iba naman dito, ang gamit na Rosita, electric fan na maliit. Diba? Mami D. So, sa bagay, mahangin naman na. Okay lang. So, ganyan po mag-ihaw ng mais. So, ganyan po mag-ihaw ng mais, mga kabayan. Naku, for sure, matataka na naman kayo nito sa gagawin ko ngayon. Apoy din na, kahit walang apoy masyado. Ganyan lang po ang pag-ano, Nanay Rosita.
kung kailangan kahit hindi pala bagahin lahat, pwede na siyang i-ano, ilagay. Okay, so ganyan, pay lang. Oh. Tapos pag may baga ng konti, tapat mo lang siya. Ayan. So hindi naman siya kailangan na yung sunog na sunog kasi baby pa lang siya, baby sweet corn. Oh, madali lang naman siyang ano, malambot na po. Dito po kay Mami D. Malambot lang naman po siya. Madaling lutuin. Okay lang. Ikod, baliktarin mo kung ano yung hindi pa naluto. Matagal na itong ginagawa na ni Rosita? Oh, talagang ito yung pwesto niyo. Ilang taon na kayo nagluluto ng ganito? 6 na taon na. Mga ano pa ang ibang ano niyo po pinagkikitaan? Masarap yung buko niyo? Magulang or yung mura? Matamis yung ano? Matamis po na yung laman ng pati yung sabaw. Saan po galing yan? Sa ano, Balera. Oh wow! Aurora pa galing. Dinideliver dito. Ang galing ah. Yan, ganyan lang siya, unti-unti hindi siyang pagulungin. Wow, ang sarap ng buko pala ni Nanay. Galing Baler. Oh. Nakailang piraso na kayo na ni Rosita ngayong araw? Yung ano, yung mais. Opo, mais. May ano na, 10 piraso. 10 piraso. Wow, nakarami-rami na rin po pala kayo. Kayo po ba, Nanay Rosita, may asawa? Meron. Saan po si tatay? Tatrabaho. Anong trabaho po? Construction. Construction. Ilan po ang anak niyo? 9. Ay, kunti lang, Nanay Rosita. Siguro habang nagluluto kayo ng mais, nag-iihaw. Gumagawa din. Siyam, puro ilan ang lalaki? 5. Ilan ang babae? 4. 4. Wow. Ilang taon na po kayo? 61. Ay, kaedad mo yung mami ko. 61 years old na po yan. Anak naman, kami magkakapatid 12 naman po. Mas mahilig po pala ito. Oh, di ba? Isang dosena. Ako na to. Hirap na yate. Sana si Armo. Ihi ako. Ah, ihi ka? Sa babahe mo at Nanay Rosita? Malayo? Ah, dyan lang. Ah, makikihi daw. Ako muna. So ayan mga kababayan, tamang-tama pala yung station namin dahil umihi si Mami D. Hindi na siguro yung mapigilan. Ah, nakarami pala ng tubig tsaka soft drinks kanina. Mahirap din po pala magluto, Nanay Rosita, no? Lalo na ngayon, mainit yung panahon, mainit pa yung hinaharap mo. At saka dapat pantay. Ang galing nyo po, oh. Yung katulad nyo, no? Pantay. Wala pa ako, eh. Hindi lang. Bago mo, ano? Pantay yung ano nyo. Yung pagkagawa. Yan. Kumusta naman po ang buhay-buhay, Nanay Rosita? Nakakaraos din. Sino kasama nyo po ngayon sa bahay nyo? Eh, dalawa na lang kayo ni tatay. Hindi, may ano pa ako isang pinag. Bunso? Ah, ilang taon na yung bunso nyo? 19. Ah, bata pa, no? Nag-aaral pa. Anong course? Ano lang? Girl? Bakit late? Nahinto-hinto? Dalawang taon. Buko dito, Nanay Rosita, ano pa yung panindan nyo? Wala na. Dati po, ano pong wala. Talagang itong pinagkakaabalahan nyo? Ang sipag nyo, Nanay, ha? Gumagawa talaga kayo ng diskarte. Kahit nagtatrabaho si lakay nyo, pero kayo ay gumagawa rin ng paraan para kumita. Marami ding
o-order sa inyo na may Rosita? Pwede din dito, hindi din makasakit yan. Pero ito naman, yung ano na, luto na, ngayong araw mo lang yung niloto. Para at least pag madalian, meron na. Na hindi na yung mag-aantay pa. Oh, ipapainit na lang nila. Oh. Ay, pumilipad yung apoy. Nakaihin na kay Mami D? Ito Mami D, meron sa bundok sa inyo? Sweet corn? Sa baba, sa kaban lang. Ha? Doon sa kaban. Meron din po doon sa kanila? Oo, sa mga kabampan. Matatamis din po ba? Oo naman, pero sa bundok wala. Ha? Sa bundok wala. Wala. Parang wala akong alawak-lawak ng kabundukan doon kamuti sa inyo. Kamuti. Kamuti, kamuting kahoy. Pero ganito wala akong nakikita, nag-iihaw doon. Pag ulan lang anak ko, doon mayroong ganyan. Ha? Pag umuulan lang. Ah, pag umuulan lang. Ganyan lang. Oo. Doon nakakanan lang. Gaya nga, mainit na ko po. Magdidilig ka. Doon malapit sa sapa, kagaya na doon sa kayo ng bigay. Kaso, opo. Wala namang kami doon. Dito ka po, nandun siya sa malayong kettle plano. Hindi din po pala pwede na nairosita na yung sobrang baga, no? Kailangan aalala lang. Kasi masusunog pala siya. Mabigla. Mabigla. Paano pag mabigla? Ay, sorry. Pag nabigla, mag-sorry na lang. Ay, naku, ano ba yun? Naglalaway na ako. Ang sarap. Ang sarap ng amoy. Amoy pa lang, busog ka na, Mami D. Pabusin ko na po yung anim. Saka isang puti, nanay. Tikman ko rin po yung puti. Ito po. Eh, masarap. Pinanghalo-halo sa bulalo. Hanap buhay ko ay ang nagtitinda. Naglalako ng pagkain, panyerienda. Ang pangalan ko'y Minala. Kahit saan ako pupunta, pagkat ako ay lagi nang nasa kalsada. May kalamay, ginatan, puto maya, palitaw, murang-mura lamang. Ang buhay ng tindera'y masayang lagi, lalo't kung nagbabayad ang mga suki. Hoy, bili na, alingis ka, at lalamig ang aking tinda. Opa, masaya pag laging nagbabayad. Opo. O ano naman ngayon ang kanta pag laging walang bayad? Laging walang bayad. O, paano yun? Ano ba yun? Malungkot. Oh. Ang mga suki. Di mawaglit sa isip. Nagbabayad eh. Kahit na maging sa panaginip, ako'y nasasabik sa iyong pagbabalik. Kailan kaya ito matitiis? Wow! Ayun po. Kasi napa, po, ganyan po ang ginagawa ko. Ngayon, wala na eh. Ang swerte yung ngayong araw, Nanay Rosa. Kasi may bumili, kinantahan pa kayo. Oh. Opo. Diba? Kinakantahan kayo habang luto. So, luto na yung isa. Dito muna natin ilagay. Kasi mainit. Mamaya din natin makain. Samahan mo ng dalawang maputi. Oh, yan. Dalawang maputi. Gusto ko rin yung... Ay, dalawang puti pala, nanay daw. Kasi gusto rin niya puti. Ayan yung ganyan kasi kulay balugan. Buwa ba? Oh, hindi. Dalawa. Anak ko yan. Okay. Hindi naman ano yan eh. Kuwan lang yan. Oh. Yun ang... Uy, isa. Pinang ano. Ay, mainit talaga. Promise. Mamaya na yan. Mainit. Mainit po.
Yan ang masarap pa si ate. Ay, nag-aanuhan na, nagpuputo ka na. Akala mo, ang ginawa mo ay, ano man tawag doon, popcorn. Nagpuputo ka na, Mami D. Hindi po maganda yung kasi anak ko. Ate, ay ano, yun, para hindi ka magkakabag nga naman. Ano po? Yung ganyan na daan-daan lang. Ah, yung hindi mabigla. Kailangan yung pala ang technique dyan. Yung daan-daan ng yung baga niya. Oo nga, kasi kung malakas, siyempre magpuputukan siya. Bukod sa magpuputukan, sunog na yung ibaba, pero yung ilalim, hilaw pa, parang ganun. Lahat na lang nakita natin, Mami D, no, ay hindi natin pinapalagpas ngayong araw. Parang nagugutom tayo, natatakam tayo sa mga pagkain. Kung kailan man yung sobrang init na lang, baba tayo ng baba, station tayo ng station ng mga pagkain, kung ano-ano na lang. O mamaya, makakita na naman tayo ng something dyan na ano, ala, baba na naman tayo. Bibili na naman tayo. Ang sarap, Mami D. So, ayan po mga kabayan, nakaluto na tayo. Ayan po ah. For sure, matatakam kayo nito. Ang laki, 25 lang mga kabayan. Ang laki na. Mauubos mo na, no? Kahit ito na yung tanghalian mo, busog ka na at masarap pa. Oh, ang presyo swak na swak, 25 lang. May partner to na malamig na tubig or soft drinks dyan. Nako, pwede na. Tikman ko nga. Mainit. Mami D, ang isa? Mainit eh. Mainit. Mapalit. Hindi, ang isa, malamig na yan. Yan. Yeah. Mapalit. Malamig na, pwede na po. Sarap. Sarap. Yung isa yung isa. Samit, makatas. Halat ng bagong pitas, bagong luto, makatas. No. Kasi pag ganito pala, tandaan mo, dry. Dry pag yung luma na dry. Pero ito malakman, no, matamis na makatas. Yummy. Bakit yung ginawa mong ngipin na mayroon ka namang ngipin? Ginaganyan ang halta. Ginaganon-ganon nila. Oo. Ngat-ngatin mo ah. Hindi ganyan ang pag ano, pagkain. Isa ganyan. Ano yung oras mo mauubos yan, Mami D? Hindi mamaya. Yung hapon na. Hapon na. Ang sarap. Naman yung puti. Nagdekman ko na po yan, laga. Ma, ilang piraso po kaya naluluto yung sa bumaghapon na ni Rosita? Mga ilang piraso po? 20. Wow!
Ibig sabihin, mas mabenta ito yung yellow corn. Hindi, yung puti. Ah, mas mabenta yung puti? Mayroon yung puti dito. Saan po ba mas malasa, yung puti o yung ito? Mas gusto nila yung puti. Ah, mas gusto nila yung puti. Mamaya tikman ko nga po yan. Sarap. Kain po tayo mga kabayan. Sarap po. Sorry, pinatakam ko na naman kayo. Alam ko matagal yun ng panahon ito. Hindi nakakain. Ito kasi ay madalas kong kinakain ng kabataan ko. Nasa bundok pa ako. Kaya yung mga pagkain noon, kung saan ako lumaki, unti-unti kong hinahanap. Natatakam talaga ako. Kaya pag mayroon ako nakita ng kinakain ko noon, talagang binibili ko yan. Namimiss ko. Ano yung tinitinda rin sa ano? Sa Bisaya? Hindi po. Kinakain lang po namin. Oh, may nagtitinda rin. Opo. Kalaga niya lang po. Po? Kalaga. Opo. Kalaga, ihaw. Magtawa ka. Anong lugar po ito, Nanay Rose? Parongking. Barangay Palungking. San Miguel Palungking. Barangay San Miguel Palungking, Calasiao. Dito matatagpuan ang masarap na inihaw na mait. Ang galing ni nanay, may teknik na siya para hindi siya masunugan. Sabay-sado na niya. Ibasa ko rin sa bundok. Grabe, busog ka talaga. Mamay din, no? At ang ganito, busog ka na. Saan niya ako? Green puti oh. Opo. Meron kang soft drinks na eh? Wala. Diyan, may tindahan diyan? Nasa po yung puti ko kanina man. So ito, tikman ko rin yung puti. Tahati tayo kasi sabi nyo, ay gusto niya ng puti. Magkitsayang. Ano po? Hancock. Lagit nga, tama. Ang sarap. Ang sarap. Ibalik ang sarap niya.
Tinikman ko lang. Sarap. Luto na po lahat, mami, no? Nanay Rose, no? Luto na po lahat ng anim. Ay, pito. O magkano po lahat, Nanay Rose? 190. 190 po lahat. Ito po. Wala po yung barya? Para wala, di kayo mahirapan, wala kayong barya. 190, no? So dito tayo magano, maghati. 190. Ito po, Nanay Rose. Okay lang po yan. If that change na. Salamat. Sa inyo na po yan. Salamat, ha. Tingnan namin yung inyong sarap na. Okay, dito lang po kami. Okay na, mamiti. Yan po, mga kabayan. Tapos na kami magmerienda. So, back to... issue na naman tayo. Bye-bye po, Nanay Rose. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.